Welcome to my channel. Ayan, Maabelina, Bibi Cantiga. You see? Good morning in the world. Guadami. You say, mga guys, mga sisi, look at my dog. Yung aso ko po, pinaliguan ko dito sa baska namin, sa banyo namin. Dahil marumi na napaka marumi talaga, guys. Tapos, ano, maraming angki. Yung puto niya. Kaya, yung pinagawin ko siya dito para malinis. 20 minutes, Marco Day. Tapos, guys, ano, para tranquila siya pag pag matutulog, hindi walang disturbo sa kanya yung mga puto niya, yung mga dog lovers dyan. Kailangan talaga alagaan yung mga aso tuta natin dahil kasi parang ano na natin sila eh, parang anak na rin natin. Talagang laki ng responsibility. Kailangan paliguan natin. Tapos kasi gusto lang, kasi para silang mga bata eh, ano, gusto nilang malinis at saka fresco at saka dumidikit sila sa akin, kaya kailangan malinis talaga sila lagi. Kasi pag hindi nilisan, hindi pinalagyan ang bako, tapos didikit sa atin, nandyan siya lagi nakadikit, tapos laro ng laro sa anak ko, sila lagi magkadikit. Kaya yan, kailangan ano talaga, linisin yung paa niya. Yung paa niya kailangan, kasi yung mga puto, nandito lahat yung mga ano, kung ano-ano na lang kaya, guys. At saka, kung wala po kayong ano, wala po kayong shampoo, ang shampoo nyo gagamitin nyo, kagaya ko ito, yung shampoo ginagamit ko, yung shampoo namin po ginagamit ko sa kanin, sa aso ko. Dahil wala na talaga, nalimutan ko din ano, bumili ng shampoo ng aso ko. Kaya yun ang shampoo namin na ginagamit ko dito sa pagligo ng aso ko. Ayun, parang matanggal lahat yung ano niya, yung mga ano niya, yung pinuki niya dito sa katawan niya, sa kanyang dumi niya. Dumi talaga, guys, sobrang dumi yung ano ng aso ko. Saka didikit siya, lagi siya doon sa ano, sa higaan namin. Doon lagi siya naglalaro dahil malambot. Ayan. Tapos pa yun, tignan mo. Kaya, hilisin nyo nung maayos yung buntot niya. Laro na talaga. Dahil lang dito lahat yung mga ano niya. Doon siya tumatay, doon kung umiihi. Kaya, nandito lahat yung mga pinuki niya, yung mga puto niya. Kaya, sana po, ganding kayo pag nag-ano, pag naglaga ng aso. Hindi kaya sa atin sa Pilipinas na walang pakialam sa mundo. Iba dito sa Italy, guys. Yung mga aso talaga, ang laki ng responsibilita. May ano pa siya, kailangan mo talaga siya, alagaan mo maayos. Saka, Diyos ko, hindi basta-basta mahirap. Kaya, isipin niyo muna kung mag-alaga kayo ng aso. Isipin niyo muna lang marami po bago kayo mag-alaga ng aso dito sa ibang bansa. Dito sa Italy, sa ano namin, yung aso namin, experience ko po. Hindi basta-basta, Diyos ko. Ang hirap ko talaga lang pag malaki ka gaya ng aso ko. Diyos ko. My goodness. Grabe. Terribili. Hindi ko alam. Kailangan malinis na malinis talaga ito. Kasi minsan lang kasi isang buwan o dalang buwan ito pinapaliguan ko eh. Para siya laging malinis. At saka may ano pa siya, nalagyan ko pa siya mamaya ng para sa yung liquid na para sa puto niya, para mamatay yung mga puto niya, hindi lalapit sa kanya. Ayun. Gusto din niya yung ano, maligo, dahil ano po yung mainit kasi ano ngayon,
29 di June. Guys, at saka ano po, yung tingnan mo, Diyos ko, ang pagkain, gusto niya. Tapos yung ginagrata yung katawan niya. Ayan. Ay po. Ayan. Ay. Oh. Ang sakit ng katawan. Ang ano po, ang sakit ng likod ko, Diyos ko. Matanda na po kasi, kaya agad ito. Ang laki kasi, napakaano ng aso ko ng yung ano po, yung alikot. Alikot-likot niyo po. Diyos ko, sana po. Ibang, Diyos ko, ang hirap talaga po, kaya tandaan. Paalala ko lang po sa inyo, pag gustong-gusto niyo talaga yung aso, isipin niyo muna dahil ang laki na responsibilita dito sa Italy, sa ibang bansa po. Pag nagsasakit, kailangan may sarili siyang doktor. Dadalhin mo siya doon sa pag yung tatae, na hindi gumagrabe. Parang kagaya natin, yung parang anak din natin siya, kailangan alagaan, bumili ng mga gamot para sa kanya. Paglimbawa, masakit rin siya niya. Tapos kailangan may gamot siya dito. Paglimbawa, yung pagkain hindi niya nagustuhan, problema din yan. Kaya po, sabihin ko po sa inyo, malaking responsibilidad para sa anak natin. Parang anak, kagaya natin, anak natin, kung may sakit, kung anong mayayari talaga, gagamutin mo agad siya, hindi yung naghihintay ka pa ng panahon na lumalala yung sakit niya. At sa lumalala yung marampido, kailangan paliguan mo siya lagi. Ito po, pinakamatagal ngayon ko lang ito, napaliguan na matagal po eh. Dahil ako, wala akong kasama ko sa anak ko para ilagay siya dito sa baska namin, sa banyo namin, dahil mahirap pag ako lang mag-isa. Pero ngayon, biligyuan ko siya. May kasama ako. Nag-ano sa akin ngayon. Kaya medyo okay po. Sanay po. Medyo walang problema. Pero tandaan ko ninyo, pag gusto yung mag-alaga ng aso, kung gusto, galab natin yung mga aso, kailangan, sabihin ko po sa inyo, isipin nyo ng marami, ng 10 bisis o ang kimpyo. Dahil po, pag nag-alaga kayo ng aso, hindi basta-basta, inaabandona nyo ito. Dahil talaga, hindi basta-basta po mag-alaga ng aso, sabihin ko po sa inyo yan. Diyos ko, ang laki ng responsibilita. Tingnan nyo naman po, ang posisyon ko po, napakahirap talaga. Ang laki kasi, malaki kasi ito eh. Tapos ang mahal pa ng aso, yung pagkain niya. Diyos ko, hindi ko makain yung pagkain niya. Yung kagaya natin, sa pita natin mo. Natin mo, dahil. Saan natin? Ang pita kay Preto. Okay. Ayan, nakita niyo po kung ano ang hirap, pinakamalaking hirap, turong malaking responsibilidad, kailangan paliguan niyo para mas mabango siya at saka malinis at sa komportable. Kasi pag talaga, lalo na ngayon dahil mainit, summer ang init dito guys, June, July. Ay! Mari Santa! Ayan, kita niyo, nalipat sila po. Diyos ko. Kaya, tandaan. Sabihin ko sa inyo, bago kayo mag-alaga ng aso, isipin nyo talagang marami. Hindi lang isang bisis o 10 bisis talaga. Dahil ang hirap, ang mahal pa ng aso, ang mahal pa ng pagkain, ang hirap pa ng paglilinis, at saka yung ano niya, yung pagkain niya, nakabisura pa dyan. 250 grams. Yung ano niya, yung pagkain niyo po sa croquette. May bisura kasi po yan. Ito, tapos, araw-araw, 3 times a day, nililinis ko yung ano, yung ano niya, yung nilagyan ng
inumin niya sa tubig para laging malinis, hindi magkasakit. Ganun dito po, Martin Sir, yung mga aso dito kailangan malaki responsibilidad, hindi basta-basta po mag-alaga ng aso kung hindi mo siya mahal. Parang ano siya, yung parang bata, parang ano natin, anak natin ito, hindi natin kailangan, wag natin pabayaan siya. Nangailangan talaga sila ng pagmamahal, kagaya ng aso ko. Yan, yung parang ano, yung magulang tayo nito, yung baby natin sila. Kaya, sabihin ko sa inyo guys, masarap talaga yung may tato, may aso. Dahil mas maganda, hindi naman sa pag-ano, dahil pa yung ano, yung aso, hindi sila marunong mag-try dito sa atin, mag-try door. Halimbawa, mahal na mahal talaga tayo nito, hindi pwede nila tayo iiwan yung maghanap ng iba. Talagang tayo lang, kaya sa dispato tayo dito sa mga aso natin. Pero tandaan, kailangan malaki responsibilidad to. Yun ang sasabihin ko po sa inyo. Eto po, pagkatapos po, alam niyo po kung anong gagawin ko. Lagyan ko siya ng ano, ng vinegar. Yung achito dito sa Italy. Vinegar po, pagkatapos niya maligo ng shampoo. Dahil yung vinegar po, nagbibigay talaga ng ano, ng amoy. Sobrang forte yung perfume niya. Yung achito, ito po yung achito ilalagay ko. Parang nilagay din ito sana sa pagkain. Ilalagay ko ito sa korpo, sa katawan niyo po. E tapos, excuse me, ilalagay ko ito sa katawan niya po. Parang ipandigo ko, parang tubig, para mawala yung ano niya. Tapos, mawala yung ano niya, yung mga pinuki talaga mamamatay dito sa amoy niya. Huwag kayong mag-alala, hindi masisira yung aso natin. Hindi maano siya, hindi siya magkakasakit. Maganda po to, disipitante talaga to. Baka ngayon lang kayo nakakita sa akin na ganito po yung tekniko. Ito talaga po yung talagang magandang disipitante. Namamamatay yung ano, yung mga kuto dito. At saka maganda tong ano, mas mura pa, baka mag-save ka pa dito. Mamamatay, mawawala pa yung makuto niya sa aso natin. Kailangan paligiuan mo muna siya, malinis, tapos yung i-ano mo siya, yung reshapwa niya po, itong ano, yung achito, yung vinegar po, vinegar ng ano yan, nung ubas, sa grapes po, white grapes na vinegar ang ginagamit ko. Yung ginagamit ko din yan sa ano, sa pagkain, sa mga vegetable, sa mga insalata po, yan, ginagamit po namin. Ito, malinis yung ano, aso ko. Ayan, malinis na siya, may vinegar na siya. Tapos, yung ano, yung mirakumagdo, pagkatapos niya maligo, i-reshapwa niya sa, resikuhan niyo po sa ano, itong lime, itong vinegar. Yung vinegar na yung vinegar white o vinegar red. Mabini ang kim, ayos sa gihapon, huwag problema. Mauni pagpatangtang sa kanang utugas, bata malimpyo na siya. Ang baho sa vinegar na 40 kaayo, humot. Mawa, mga matay ang iyang mga itlog, ang iyang mga purgas, mga purgas niya. Mauni siya guys, ang ako technique. Mauni siya ang kuwa mawagtan. Naranin nyo guys, nagdepende sa inyo po, sir, ma'am. Kung maniwala kayo sa hindi, walang masama kung subukan mo lang. At saka, kunti lang, ano lang to sa atin, kunti, mura lang to. Ano lang to, 45 cents euro, palit ko nito. Abili ko nito, nitong vinegar na sinishake ko dito sa, inaano ko sa ano, sa katawan ng aso ko para hindi babalik agad yung kuto niya. Ayan, tandaan nyo po. Ang vinegar, pagkatapos niya labhan, ito ang i-reshake na ganyan. Masipan ko, ganyan. Iano mo lang tapos, iano mo lang sa katawan niya. Kaya para hindi na siya mag-ano. Okay, thank you guys. Tapos na siya, malinis na siya. Magpapatuyo siya dun sa ano, sa teris namin.